Ako si Lance. Sa edad ng 23, engineer na ako. Cum laude pa noong college. Abili na rin ako sa rin laptop, cellphone, at nakapag-down na sa kotse. Kapunta na rin ako sa iba't ibang lugar. I'm not sharing this story to brag, but to inspire you, you can do this too. Lance! Mga anak! Tara, merienda tayo. Uy, Rosie. Huwag galawin yan. Baka masira mo pa. Kuya, gusto ko rin ng phone na maganda. Bilhin mo din ako. Anong phone na maganda? Bata-bata mo pa eh. Uy, uy, Gab, huwag mo galawin yan. Mahal yan. Magsiakit kayo. Magpakailaman yan. Lance, nak, may extra ka ba dyan? Bakit? Ano yun yun? Enrollment na kasi ni Gab. Eh, hindi pa dumarating ang pera ng daddy mo. Sana matulungan mo kami. Sige, sige. Titignan ko. Salamat at pasensya. Oo na, oo na. Sanay naman na ako eh. Lance, anong oras ka uwi mamaya? Tinatanong kita. Bakit? Bakit? Bawal ba ako magtanong? Basta late na. Huwag niyo na kong intayin. That's it. Yan yung buong proposal o dating. Wow. Congrats ha. Ganda na rin pala nitong karin mo, no? Kaya nga eh, sumali ka na rin sa amin. Ano ba naman yung mag-i-invest ka ng 100,000, di ba? Tempting naman yung offer mo, Lance. Pero, di ba bagong graduate lang tayo eh? Isa pa, ako lang inaasahan ng mga kapatid ko. What? Retainer ka na ngayon? Alam mo, yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Tingin mo ah. Parang obligado tayong tumulong sa pamilya natin. Kapag tumanggi ka, ikaw pa itong masama. Alam mo, Lance, nakakatawa lang. Kasi yung mga post mo sa social media, parang mahal na mahal mo yung pamilya mo, parang ang galagalante mo, pero in real life pala, ganyan ka, you change and money change you. Fine! Go! Leave! It's your last. Lance, ikaw na ba yan? Oh, patangaga mo. Kala ko ba gagabihin ka? Kumain ka na ba? Lance, yung sinabi ko sa'yo kanina. Pwede ba? Huwag ngayon. Pwede? Lance, bakit ganyan ka sumagot sa mami mo? Please naman! Huwag ngayon, pwede. Puro kayo pere. Hingi na ito, hingi doon. Sumusobra ka na. Porque kumikita ka na mas malaki sa akin. Sa tingin mo, mas magaling ka na. Mas mataas ka na. Hindi mo na kami gagalangin ng mami mo. Wala kang utang na loob! Wala akong utang na loob? Yan ba ang sasabihin mo? Ibang klase din kayo eh, no? Ginagawa niyo kami retirement plan ng mga anak niyo. Tapos, kapag hindi namin kayo pinagbigyan, yan ang isusumbat niyo. Yang utang na loob! Hindi tayo mayaman, pero sapat ang meron tayo dito sa bahay. Ikaw ang naghangad ng higit. Ikaw ang may gusto niyan. Para ano? Para ipagmalaki mo sa social media! Lance, sangayan ka. Matalino ka. Magaling ka. Pero bakit hinahayaan mo umakyat yung hangin dyan sa ulo mo? Sige. Hindi baling hindi ka na tumanaw ng utang lanob sa amin ng daddy mo. Okay lang. Pero sana naman tumanaw ka naman ng utang na loob sa Diyos dahil lahat ng meron ka, hindi ka magkakaroon, hindi dahil sa Kanya. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, yan ang ikapapahamak mo. Han, tara na sa kwarto. O ano yung nangyari pagkatapos niyong magkasagutan? Wala. At may nahati. Ay, sorry. Nasanay lang ako. Nung bata pa kasi ako, kapag naglalambing ako kay Papa, burger yung palagi kong pinapabili. Paborito kasi namin yun. Pero kapag bibili siya,
palaging isa lang. Kaya ang gagawin ko, hatiin ko sa gitna. Tapos, ibibigay ko sa kanya yung kalahati. Tapos sasabihin sa akin ni Papa, "Wag na anak, busog pa ako." Doon ko rin pinangako sa sarili ko na kapag niloob ng Diyos na magkaroon ako ng magandang trabaho, ililibre ko siya sa kahit saang burger shop niyo pag gusto. Awa naman ng Diyos. Maayos-ayos naman ang trabaho ko ngayon. Kaya ko na rin bumili ng higit sa 2 burger. Pero Lance, aanhin ko naman yung 2 burger. Kung yung sanang kahati ko. Wala na. Aanhin ko naman yung maraming pera, magarang sasakyan, magandang bahay. Kung yung tao na sana gusto kong ilibre, yung tao na gusto ko sanang dalhin sa malalayong lugar, yung tao na gusto ko sanang itira, patuloyin sa magandang bahay, wala na. Nauna ng pinagpahinga. At nung nawala si Papa, doon ko na realize na wala naman tayong pagmamay-ari dito sa mundo eh. Yang kayabangan, kapalaluan, walang magandang may dudulot yan. Puro lang pagtatalo. Puro away. Eh lahat naman ang meron tayo sa Diyos yan eh. Utang lang natin sa Kanya. Kaya dapat matuto tayong magpasalamat sa Kanya. Uy, okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Sorry po, Mami. Sorry po. Magmataas po ako. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit ang karunungan ay nangasa na nga turuang maigi. Kawikaan 13:10.